Many of us lament what we do not have when we should be celebrating what we have. Lagi natin sinasabi, kung mas marami lang akong pera, I'll be nicer. Kung meron lang akong pera, tutulungan kita. What do we do when you have no money? Ito ang ating pag-aaralan at nawa, kahit na yung marami laging pera na nagre-reklamo, kulang pa rin ng pera, yun nga ba talaga yung natitira lang na pwede natin gawin para tayo makatulong? Heavenly Father, we thank you that you are God, you provide, you love us and protect us, forgive us our sins, cleanse us, make us whole, enable us to approach your throne of grace, to receive your blessing, your correction. Nawa, Panginoon, sa aming pagtitipon, patubayan niyo kami, ang inyo pong espiritu, makalaya at makakilo sa aming kalagitnaan. At dalangin namin, we will not only increase in knowledge, but we will actually increase in spirituality, that we can see things through your eyes, do things your way, and understand many things by your wisdom. So we ask you, Father, to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. Teach us practical application of our spirituality. Forgive us for all our iniquities. Punuin niyo po lahat ang mga kakulangan namin. Ilayo niyo kami sa gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu. At dalangin namin, palakasin niyo rin ang aming katawan, ang aming isip, ang aming emosyon. Lead us, Father. Bless your people. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Sa Acts 3, 1-5, we see here a very classic example of a person who had no money but was able to help. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now, a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. You know, a crippled beggar asked Peter and John for money. Kaugalian po ng mga tao noong araw at hanggang ngayon din naman sa maraming mga bahay dalanginan, in many places of worship, nilalagay po nila yung mga may sakit, yung mga lumpo, mga bulag doon sa may pintuan ng templo para sila ay humingi ng limos. Sapagkat inaasahan na bago ka lumapit sa Diyos, gagawa ka muna ng mabuti sa iyong kapwa. Bago ka humingi ng blessing sa Diyos, magbibigay ka muna ng blessing sa iyong kapwa. Meron ding spiritual dimension, yung paglalagay po ng mga may sakit dyan sa paanan ng hagdanan ng mga templo at bahay dalanginan, sapagkat naniniwala rin ng marami na merong dadalaw ng mga banal na tao, mga kinakasihan ng espiritu, pupunta doon sa templo at sakali man ay makapagbigay sila ng payo o lunas o kagalingan sa mga may sakit. Kaya hindi lahat ng namamalimos sa pintuan ng mga simbahan ay humihingi lang ng pera. Yung iba, ang hinahanap nila, madaanan man lang sila ng anino ng isang kinikilala nilang banal na tao at naniniwala sila na merong magiging blessing sa ganong uri ng gawain. The Bible is silent about approving or disapproving that kind of practice, but we are just citing a very truthful and a very factual historical occurrence that the sick people are being placed at the temple gates to seek alms. And not only money, sometimes food, and very often, spiritual blessing. And so this was the case of this crippled man. Mula pagkabata ay lumpo na ang lalaking ito, kaya lumaki na lang siya sa awa ng iba. Hindi natin alam kung mga kamag-anak niya ay nagdadala sa kanya, ulila ba siya o ano. Pero itinuturo lagi sa kultura ng mga Israelita na maging matulungin sa mga kapuspalad. Kaya merong nagdadala sa kanya, idinedeliver siya doon sa may pintuan, sa may hagdanan ng templo, araw-araw para siya mamalimos. The Israelites went to the temple 5 times a day to pray. So maraming pagkakataon na siya ay matulungan. At ipinakikilala ang espiritualidad kasama ng mabubuting gawa sa mga kawawa, sa mga hikahos at mga may sakit. Nung dumadaan itong si Pedro at itong si John, ay humingi sa kanila ng limos itong lalaking ito. Pera ang hinihingi niya. At siya ay nagulat nang sinabi ni Pedro, "Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa amin. Titigan mo kami. May sasabihin kami sa iyo." Akala niya malaking pera ang ibibigay. Acts 3, 6-8. Then Peter said, "Silver or gold I do not have. But what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk."
siguro yung first part ng sentence niya ay nakaka-disappoint doon sa lalaki. Sabi, wala kaming pera, wala kaming kapera-pera. Pero kung anong meron kami, yun ay ibibigay namin sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, na taga Nazareth, maglakad ka. Tumayo ka, gumaling ka dyan, at nang hindi ka na kailangang mamalimos pa. Acts 3:6 to 8. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. A very wonderful event occurring at the very gates of the temple. Sabi, wala kaming pera. Yung hinihingi mo, wala kami. Pero meron kang hiningi na meron, hindi hiningi, yun ang meron kami. Meron kaming kapangyarihan ni Kristo. At sa pangalan niya, inuutusan ka namin, tumindig ka dyan at maglakad ka. At tapos inabot nila ng kamay itong crippled man at itinulungang tumayo. At ganun din sa panahon na yon, doon ding oras na yon, gumaling ang kanyang karamdaman. Siya hindi lang nakalakad, nagtatatalon pa, nagsasasayaw, sumunod sa kanila, papasok sa templo. So Peter and John had no money, therefore they gave no money. But they gave the power of Jesus Christ. And they gave their hands to help the beggar stand up. That's what they had. They had hands, they had spiritual power in the name of Jesus. That's what they gave. Peter and John gave what they had, company, fellowship. Matapos na tumayo ang lalaking ito, sinama nila, pumasok sa loob. For the first time sa buhay niya, nakapasok siya sa loob ng templo kasi hanggang pinto lang siya. So binigyan ni Pedro at ni Juan itong lalaking ito kung anong meron pa sila, yung kakayahan na sumama at samahan ang lalaking ito. They gave company and fellowship. And this is a great gift to an isolated and a lonely man. Kung kayo ay isang lumpo na hindi nakakapunta sa gusto niyong puntahan, kung binuhat kayo at iniwan kayo sa isang lugar, at kung hindi pa kayo kunin doon na hindi kayo makakaalis doon, you must have a rather miserable life. Hindi kayo nakakapili na makakausap, yun lamang gusto lumapit sa inyong makakausap nyo, hindi kayo pwedeng lumapit sa gusto nyong lapitan. So ano pang kailangan ng taong ito? Companionship. Kailangan niyang makasama, magkaroon siya ng mga kagrupo, maging miyembro siya ng isang grupo. And that was one instance when money would have been the least meaningful gift. Maaring sa buhay niya, nasanay na siya na ang climax ng buhay niya, magkano bang napalimos niya, magkano bang naibigay sa kanya namang naaawa, at ang nagiging kahulugan ng buhay niya ay kung magkano ang kanyang kinita. But that one day, all that money that he could ever ask from people and beg for became meaningless. Because now he never needed any more to beg because he got infinitely more. Kumisan, humihingi tayo ng pera sa tao, yung pala meron pa siyang ibang mas magandang maibibigay sa atin. At akala natin kung nakuha na natin yung pera na yon ay panalo na tayo. Ganyan din yung mga kumisan nang dadaya. Gagawin kang business partner, bala ka lang dayain pag nakuha yung pera mo, akala niya nakaisa na siya. Pero kung sakasakali pala na naging patuloy ang inyong pagkakaibigan at partnership, mas marami pa siyang kikitain na kasama mo kesa sa inisahan kanya na ganun. Merong mga nagnanakaw, merong mga gumagawa ng masama, o kaya pipilitin nila na makuha nila yung pera ng kapwa nila, yung parte nila, mana nila, hindi nila alam kung natuwa pala yung kapwa nila na yun sa kanila, mas malaki pa ang naghihintay sa kanilang gantimpala. There are times when money is the least that we could get and receive from people. That's why we must have the spiritual discernment to know when money is not what it counts. Now, lack of money does not have to be equated with inability to help. Isa yan sa nakita po natin na napaka-practical na katotohanan, it doesn't mean inability to give. Pag wala kang pera, hindi ibig sabihin wala ka nang pwedeng ibigay, na wala ka nang pwedeng magawa, na magiging baliwala ka na. So what is important for us is to take stock of what you have and give it. Give from it. Ano bang meron ka? Ano ba ang pwede mong ibigay sa nangangailangan? Ano ba ang pwede mong ibigay sa isang organisasyon na gusto mong tulungan? Ano bang pwede mong ibigay sa isang church? Sa iyong bayan, marami pa. Punong-puno po ang Biblia ng mga kautusan at mga katuruan tungkol sa pagbibigay ng kung anong meron ka. 1 Timothy 6:18 to 19, command them to do good, to be rich in good deeds,
and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. So dapat daw palabigay ang tao sapagkat yun lang ang paraan na nakapag-impok siya ng kayamanan para sa darating na panahon. Doon sa panahon na walang hanggan, sa panahon na uuwian ng lahat ng nilalang. Sabi, iutos niya sa kanila, turuan niyo sila na laging gumawa ng mabuti. Maging mayaman sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Palabigay at handang-handa na ang kanyang mga tinatangkilik na mga magagandang bagay ay partihan, hatian ang kapwa. Proverbs 19:17, "He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done." Ang mabuti pala sa mga mahihirap, palabigay, ay nagpapautang sa Diyos. At napakasarap magpautang sa Diyos dahil hindi siya nanunuba. Lagi siya nagbabayad, may sobra pa. Because God will never permit Himself to be any man's debtor. He will never permit Himself to be indebted to any human being. That's why when you give to God, it becomes a very, very wonderful and sure investment. Now, to give to the poor doesn't always mean to give money, and poor doesn't always mean poor in material wealth. Because there are many people who are spiritually and emotionally poor. We must consider them as well, and we should continue to give to them as we have, as we are able to give. Proverbs 11:24, "One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty." Maobserbahan niyo po sa Biblia, mga kapatid, ang dami-daming mga ironies at mga kabaligtaran. Isa na dito yung binanggit ng Proverbs 11:24, meron daw mga taong sobrang palabigay, pero lalo namang nagkakaroon. At meron naman ang dadamot, lalo namang nawawalan. Kaya napakahalaga na sinusunod natin yung katuruan to be generous, to give when we are able. At bakit po natin ito pinag-uusapan, mga kapatid? Una, dahil talagang foundational to spirituality yung giving. "For God so loved that He gave." Yan ang isa sa mga definition ng loving, giving. Sabi nga nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Minsan, gasgas na yung quotation na yan. Pero totoo, hindi mo pwedeng sabihin nagmamahal ka pero wala kang binibigay. Sabagat ang tunay na pagmamahal ay naipapahayag sa pagbibigay. "And love is not love until you give it away. The intention to give is not yet love. The act of giving is a definition of love." So one who gives friendship naturally begets friendship. And one who withholds friendship naturally loses it. In a manner of speaking, you keep only what you give away. And ironically, you lose what you selfishly keep. Sa buhay espiritual, marami pong kabaligtaran. Yung ipinapamigay mo, yun lang ang bumabalik sa'yo. At yung pinipilit mong kamkamin, sarilinin, yun naman ang nawawala. Proverbs 3:27-28. "Do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act." Napakadaling maintindihan, pero madali bang i-apply? Huwag daw pagkakaitan ng mabubuting bagay ang mga karapat-dapat tumanggap nito. Sabi natin, siyempre naman. Pero tanong, meron kayong kilala, kaibigan, meron kayong kapatid sa Panginoon, merong tindahan, naghihirap siyang mamili, magtinda, pinagtutubo niyo ba o hingi kayo ng hingi ng discount? The person na namumuhunan deserves to profit. Kaya nga siya nagpapagod, gumigising ng maaga, nagtitinda para siya tumubo. Tapos wala kang gagawin kundi humingi ng discount. Pag merong ahente na nagbebenta sa ilang kotse, ng lupa, ng insurance, alam ko may komisyon ka dyan. Hati na lang tayo sa komisyon mo. Bawasan mo naman yung komisyon mo. Kaya nga siya nagtitinda niyan para siya magka-komisyon, tapos hihingin mo yung komisyon niya. That is withholding something from the one who deserves it. Because the person works. And when you plant, you harvest. When you work, you benefit from your work. Nobody plants without the promise of being partakers of the harvest. Maraming mga ganon. Deserve nila, inaalis natin yung dapat sana ay sa kanila. Yung mabuti sa atin, they deserve na gawa natin ang mabuti. Yung nagbibigay sa atin, they deserve na suklian natin yan. When people have earned it,
Sasabihin pa natin, pambihira naman yung doktor na yun. 3 minuto lang akong tinignan, tapos 500 ang bayad. 9 taon naman nag-aral yun, ano? Gusto mo, 9 taon ka rin yung tingnan para magbayad ka ng mahal. Sabi mo, sandali lang akong tinignan. Pero ang tagal niya pinag-aralan kung paano ka titignan. Kasi mo, ang gusto mo, 3 minuto kang tinignan, 3 piso yung babayad mo sa kanya. Ay, ang mahal-mahal ng puhunan niya sa pag-aaral. Minsan, we have misplaced values. Akala natin, ganun lang yun. Pero siyempre, pag espesyalista, bayaran mo ng mahal. Quality is expensive. Merong gusto, ang ganda-ganda ng bibilin, ayaw naman magbayad. Tatandaan natin yun, reward people who work. Make it a habit to reward people who work. And one of that is to allow them to earn. What can we give to people? Nakita niyo po si Peter and John, ibinigay nila yung nasa kanila, kapangyarihan na espiritual, at yung mga kamay nila na pwede nilang iabot, na meron sila nun eh. At yung oras nila para makisalamuha, makipagmabutihan, makipag-fellowship doon sa taong hindi pa naranasan kahit kailan na may makasama at pumunta doon sa loob ng templo. Sa atin ngayon, what can we give to people? And I like you to think of people you love, those who love you, those who are good to you, and those who you think you are good to. We have to give people attention. Ang kakulangan sa atensyon ng isa sa mga pinakamalaking karukhaan ng tao ngayon, kulang na kulang sa pansin. Marami ngayong mga bata lumalaki, isa lang yung magulang na kasama sa bahay dahil nagtatrabaho sa malayong bayan. Kumisa nga, parehong wala pa. Kulang sa pansin. Maraming mga asawa, kulang sa pansin. Maraming mga magulang, kulang na kulang sa pansin. Ewan ko lang kung i-score natin yung sarili nyo. Sarili nyo ba, masasabi nyo kulang ka sa pansin? Marami nun, kung aaminin lang natin yun. We always think we get less attention than we deserve or less than we want. So it's an epidemic. But it's so sad when it's your very husband or wife, your very girlfriend or boyfriend, your very friend, your very relative, your very office mate, housemate, classmate, yung hindi natin nabibigyan ng attention. We can write, we can call, madali mag-text, and some even YM, mag-chat, so that we can minister to give comfort. You can give comfort. We can give company. It's very important to give people companionship. We can give them connectedness and connection. People like to connect, so they like na may kasama, may kausap, may kasabay. People need affirmation, and we can even give them entertainment. When there's too much to worry about and to think about that they're already at the brink of probably destroying themselves or being destroyed, then people need to be entertained. Kailangang malibang, maaliw, kailangang ilayo ang iniisip sa mga nagpapabigat sa kanilang buhay. At lahat ng yan ay dapat at kailangan nating ibinibigay sa ating kapwa. 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with a comfort we ourselves have received from God. Tayo daw ay binibigyan ng Diyos ng ginhawa at nang sa ganun ay makapagbigay din tayo ng ginhawa sa mga nangangailangan nito. Sa makatuwid, ang ginhawa na ating tinatamasa ay hindi lang para sa atin. Ito ibinibigay din ng Diyos para tayo naman ang magbigay nito sa mas nangangailangan pa. So whenever you are not very needy of comfort, it means that you are positioned to be the giver of it. Dalawa lang naman yan eh. Kayo yung talagang kailangan yung may magpaginhawa sa inyo, magpaluwag ng loob, mag-minister sa inyo, magpalakas ng loob. Pero kung hindi ganun ang ating kalagayan, salamat. Pero ang ibig sabihin, tayo naman ang dapat naghahanap ng mapagbibigyan natin ng ganong ginhawa. Job 2:11, when Job's three friends heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Alam natin ang kasaysayan ni Job, napakayaman, napakasikat, pero lahat ng mga pagpapalang ito nawala sa isang iglap. Namatay ang mga anak, naglaho ang mga kayamanan, nabalot ng galis ang kanyang katawan, nagkaroon siya ng sakit. Yung tatlong kaibigan niya, nag-usap-usap, nagkita, naglakbay ng malayo para makiupo sa kanya doon sa mga abo. Kaugalian nun, umuupo sila sa abo pagka sila ay nagdadalamhati. When they are mourning, they sit in ashes.
Not to mention the fact that Job was covered with sores and wounds, and he needed this disinfectant, mga ash, to cover his open wounds. But they sat with him 7 days, not saying anything, just providing the ministry of presence. Mga kapatid, presence is a very powerful ministry. Hindi mo na kailangan pa magsalita, hindi mo kailangan mag-moralize, hindi mo kailangan mag-philosophize, just be there when people are sick, when people are lonely, when people are needy, when they are dejected and rejected, when they are frustrated with life, just be there. And there's power from your presence that could minister to the person. Kaya talagang binibigyan natin ng panahon yung ganong uri ng ministry. We can give people companionship. Magkakamag-anak na itong mga pinag-uusapan natin. Companionship is one of the deepest needs of man. And most of the time, it is never met adequately. Matthew 26, 36 to 38. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Napakalalim ng maaari po nating mapag-aralan dito sa hiniling na ito ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. You will imagine Jesus of Nazareth. You will imagine the power that was in him. He was driving out demons, healing the sick, raising the dead. Pero sabi niya sa kanyang mga kasama, "Sobra ako namimighati. Sobra ako nalulungkot. Ang bigat-bigat ng kalooban ko. Damayan niyo ako. Dito kayo, samahan ninyo ako." Kung si Jesus nangangailangan ng kasama, lalo sa ganung mga malulungkot na panahon, at kung siya'y marunong malungkot, mangulila, humiling ng makakasama, hindi lalo naman tayong lahat. Kailangan natin yon. Kaya kailangan marunong tayong makiramdam. Kung minsan may magte-text sa'yo, "Musta?" Actually, siya ang nangangailangan makumusta. Eh, hindi mo kinukumusta, kaya siya nagpapadala sa'yo ng "Musta?" Sasagot ka naman, "Sa?" Papilosopuhin mo pa. O kaya, isa mo, "Okay." Tapos, "Okay, tapos na. Wala ka malang tanong. Ikaw, kumusta?" Mga kapatid, pag may nangungumusta sa inyo, 99% of the time, siya ang nangangailangan makumusta. Pinapaalala sa inyo, "Hoy, buhay ako. Kumustahin mo naman ako." Sasagutin niya naman, "Ikaw, kumusta ka?" Hindi lang, "Okay." Tapos na. Nangangailangan yon. Sabi niya, "My soul is overwhelmed with sorrow." Karamay. Makikiramdam tayo sa tao. Kumisa sabi niya, "Uy, kain naman tayo sa ganon. Taba-taba mo na nga, kakain ka pa." Yung pasasabihin mo, hindi naman kasi lahat na nag-aayang kumain, gustong kumain. Kumisa, ang gusto niya, makasama ka. Wala lang excuse. Yung mga pakapi-kapi, coffee tayo. Gusto ba naman talaga ng taong katakot-takot na caffeine sa loob ng katawan niya? Kaya lang, ano sasabihin niya? Magtinginan tayo, mag-usap tayo. Kaya excuse lang yon para meron kayong magawa, because probably they like your company or they need your company. So you don't just dismiss readily what people ask you to do with them, because behind and beneath the surface could be a deeper need. And we, especially the people of God who profess to be spirit-led, must be sensitive to the needs of people. Hindi yung gusto lang natin silang i-Bible study, gusto lang natin silang sermonan, gusto lang natin silang payuhan. Tapos, pagka naman kailangan nila yung mga moments na may kausap, kasama, kaulaya, wala ka naman. Napakahalaga nitong ganitong presence. At itong ating bansa, habang lalo tayong naghahanap ng pera, nagiging industrialized, o kaya nag-export tayo ng labor, sobra-sobra, 10 million mahigit, no, ng mga overseas Filipinos, sa bawat isang umaalis, ilan ang nangungulila na asawa, ina, anak, kapatid, ama, kaibigan, kapitbahay? Ang dami. Kaya padami ng padami ang malungkot dito sa Pilipinas. Katayo pa naman ang kasiyahan natin, tao eh. Talagang pag may tao, masaya na tayo dyan. Eh, yung mga tao lang nawawala. Kaya yung mga natitira, kailangan nagtutulungan lalo. And we minister to one another. It's greater than the ministry na sasabihin mo, eh, gagawa ka ng kung ano nung great religious activities.
Because the ministry that really pleases the Lord is a ministry that touches the heart. The ministry that comforts the afflicted, that gives comfort to the wounded, and healing to those who are sick. And many people are so emotionally sick. Many times we are so sick as well that we forget that the others are sick also. Na humahanap na lang tayo ng atensyon, nalilimutan natin yung pinaghahanapan natin noon, nangangailangan din. Na ang tunay na pagmamahalan ay, kahit nabibigatan ako sa dala ko, tinutulungan pa rin kita sa dala mo. Na kahit meron ako mga problema dito, nakikisali pa rin ako sa problema mo. Na hindi ko hihintayan na maging problem-free ang buhay ko para ako magsimula na magbigay ng attention sa iyo. Because people are very needy of attention. Of course, we can also give counsel. Proverbs 27:9, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. Ang tunay daw na halimuyak ng isang kaibigan ay nagmumula sa kanyang matalino, maayos, makadiyos na payo. Kaya nagbibigay tayo nun. Naturally, we give people prayers. Wala namang gastos para ipanalangin mo ang isang tao. Liba na lang maarte ka, kailangan pang manalangin sa paanan ng bundok, Golgotha, medyo magastos yun. Pero kahit saan ka naman, pwede ka mag-pray. So, hindi ka nagkakagastos, pwede mong ibigay yan. 2 Corinthians 1:11, as you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. And of course, you add to your notes, naturally, what Peter and John gave, give Jesus. Kapag ibinigay mo na sa Panginoong Jesus, talagang kompleto na. Pasimula ng pagtanggap niya ng napakaraming mahuhusay at mabubuting bagay. Share Jesus like Peter and John did. But remember this, sharing Jesus needs practical deeds. Hindi lang tanggapin mo si Jesus, period. Kailangan sinasamahan mo, tinuturuan mo, ginagabayan, ipinapanalangin, binibigyan ng companionship. Pag pinag-aralan natin yung Christian movement, yung kauna-unahang mga pagsasama-sama nila, they were full of practical ministrations. Hindi sila tagtad ng theology, hindi sila tagtad ng mga kung ano-ano mga difficult studies, pero punong-puno sila ng pagtutulungan, pagmamahalan, pag-iibigan. And that made the initial Christian movement very, very powerful. Because love is the most powerful of all powers. And nobody can resist love when love moves. That's why Christianity was very powerful. Because it was propelled by love, defined by love, encouraged, empowered by loving. Do not let lack of money stop you from giving. Minsan meron tayong poverty mentality. Akala natin kung wala tayong pera, tayo na lang lagi dapat ang tumatanggap. Tayo na lang dapat lagi ang mareregaluhan. Libre lahat dahil mahirap tayo. Hindi yun totoo. Pera, isa lang yan sa pwedeng ibigay. Ang dami pang iba. But we should always be giving because giving gets us involved in the cycle of life. What is life? Inhaling, exhaling, eating, defecating, in, out. Ganon talaga ang buhay, giving, receiving. If you do not give, you do not complete the cycle. If you just keep receiving and receiving and receiving, subukan nyo, mag-inhale kayo. Inhale, 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 and don't ever give it up. Don't exhale. Sasabog kayo nun. You'll die. Because you have to inhale and exhale. You have to receive and give so that you will have balance. Giving connects us to people. What better connection can we have with people than the giving connection? That we give to them, they give to us. And that's how interpersonal relationships are strengthened. When we become interdependent, not overly dependent, but we need people and people need us. We give to them and they give to us. That's what the city is all about. That's what the town, the village is all about. People needing people. You want the baker to be there. You want the bartender to be there. You want the preacher to be there. You want the laborer to be there. You live in a village. You live in a town or a city where people minister to people. You don't live a hermit's life. That's what being together is all about.
So giving connects. Giving earns for us the privilege to receive. And not only that, to keep receiving. Sometimes you receive, you do not give back. You still receive, you do not give. You do still receive, you do not return the favor. You receive, you do not give back. Do you think you can keep on receiving? No, it will stop. Because the only logical way to complete the cycle of receiving is giving also. Kailangan nagbibigay. It is only when you give that you continue to perpetuate the recycling of very positive energies. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Yan ang paraan. Para ka manariwa, manariwa ang mga pagpapala sa'yo, panariwain mo ang iba. Para ka madilig, magdilig ka. Para ka sumaya, magpasaya ka. Napakahalagang maisip yon. Giving empties us enough to receive again. Because when you let go, your hands become free to receive fresh supplies. And giving expresses our gratitude to the giver who is God and to all other givers who are people. Kung tayo marunong tumanang naroon ng loob sa Diyos, pag tumatanaw tayo ng ating utang na loob, nagbibigay tayo sa Diyos, sa kanyang gawain, at sa kapwa-tao. Ang isa sa mga pinakamabuting pagtanaw ng utang na loob sa kapwa-tao, lalong-lalo't hindi mo na kaya siyang bayaran, wala siya, o hindi niya kailangan, gumawa ka ng mabuti sa iba na hindi rin makakabayad sapagkat walang-wala. Mas hindi ka kayang suklian o bayaran, mas totoo ang pagbibigay. At noon lang tayo nakakabayad-bayad sa napakarami rin namang tao hindi na natin kayang hanapin pa para suklian din sa mga kabutihang ginawa nila sa atin. Very especially if you receive good things from people, give back to your benefactors. All beneficiaries should give back to their benefactors. Sometimes you cannot give back money. But even money is a temporary issue. Sometimes you cannot now, but tomorrow or next year you can. Sometimes the person who has money giving you now, next year will have very little of it, and you have more of it, it's your turn to give. Panapanahon. Alam niyo, isa sa mga pinakamaliking nating pagkakamali, pag meron pala bigay sa atin na ang tingin natin mayaman, who has everything, hindi na tayo nagbibigay. Mayaman naman si tita eh, huwag na nating bigyan. Kompleto na yan eh. Mahirap bigyan yan, mayaman kasi. Kuminsan, nagiging napakadali na sa ating excuse yun para magpabaya. Mayaman naman siya, wala na siyang kailangan. Hindi yon eh. Ang kailangan ng mayaman at mahirap ay pareho lang. Ang kailangan nila ay maalala. Ang kailangan nila ay ma-reaffirm. Mabigyan mo ng affirmation that they are loved, that they are appreciated. Sabi, ang dami-dami na naman niyang alahas, wala na tayo maibigay. Hindi, bigyan mo ng chicharon. Hindi excuse yun. Bigyan mo ng isang santol. Bigyan mo ng limang pirasong butong pakwan. May ribbon. Nakalagay sa magandang lalagyan. Ang sinasabi lang doon, naalala kita. Kung gusto niyo mga kapatid na maging thoughtful, ang daming pwedeng ibigay sa kapwa. Many of them don't have to cost money. Makapulot ka ng magandang tuyong dahon, sulatan mo ng pentel pen, God loves you, and so do I. Diba? Saya naman makatanggap ng ganon. Yung iba, akala nyo kung may pera yung kapwa nyo, mataas ang posisyon, maraming damit, maraming gamit, pwede nang hindi regaluhan. Palusot lang yon. If you really like to give, you give to the poor, you give to the rich. Because the rich man, like the poor man, needs love. We all just need love. A little bit more of it, if possible, a big bit more of it, that's what we want. And you can never go wrong when you give love. At yan kumisan ang problema na hindi naman dali-dali at madaling isinisiwalat ng mga makapangyarihan, sikat o mayaman, that their relatives, their friends, and people around them don't give them anything anymore.
just because they think they are self-sufficient. No man is an island, therefore no person is self-sufficient. Ang lahat, kailangan ng kahit konting pagtingin. Kahit pa sila, mga sasabihin nyo, makapangyarihan. And a person who gives will not run out of goods and will not run out of friends. It is the selfish who runs out of love. Yung makasarili, ang meron ng kaibigan, nawawala pa. Meron ng nagmamahal, nawawala pa. Kasi ang pagmamahal man, humihingi rin ng katapat na pagmamahal. Ang text, naghihintay ng sagot. Diba? Ang sulat, naghihintay ng sagot. Yung ginagawa mo na pagbibigay ng mabuti sa iyong kapwa, aminin mo matindi, naghihintay ka rin ng sukli. Kahit yun ay thank you, kahit yun ay isang kiss, kahit yun ay kotse o bahay o anuman, dapat sinusuklian. At hindi lang pera ang panukli. Actually, yun talagang pinag-uusapan natin dito. Don't ever have the excuse that just because you don't have enough money, you are already free from your obligation to be nice. Na magsukli. Give what you have. Tulad nila Peter. If not money, then service. 1 Peter 4:10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Madalas mangyari ito sa magkakapatid. May sakit ang magulang nyo. Hili-hilian kung sino magpapa-ospital. Pakiramdaman kung sino ang pinakahindi makakatiis. Bumubula na yung bibig ng magulang, nangingisay na, kulay asul na. Wala pang nangunguna kasi kung sino magdala sa ospital, siyang magbabayad. Pakiramdaman. Mga kapatid, siguro hindi naman mahirap isipin ganito. Natural, yung mas maraming pera, yun ang meron siya eh. Siguro mas maaasahan talaga na siya ang magbibigay. Pero ikaw na walang pera, di ikaw ang magbantay. Ikaw na yung magpabarot pa rito, magayos-ayos. Kasi wala ka nang kontribusyon na pera. Give service. Sa magkakapatid, lagi nagkakahilian, ay si ate, maraming pera yan. Ay si Junior, yan ang maraming pera. Yan ang paggastos. Yan. Eh, anong kontribusyon mo doon? Kailangan meron. Kung hindi ka makakapagbigay ng pera, serbisyo. Mahilig kayong maglinis ng mga nicho-nicho dahil November 1. Hindi ikaw makakapagbigay ng pintura, ng makalburot, kung ano-ano. Hindi ikaw magkulkul doon, maglinis-linis doon, magbrush. Kailangan mayroon kayo contribute. Hindi lang pera ang kinocontribute ng tao. Lalo kung wala kang pera, dapat willing ka laging volunteer na maglingkod. Kasi yun na nga yung currency mo. Yung mga 10 mga daliri. Maglingkod, magtrabaho. Unfair naman na yung gumastos na siya pa yung nakabantay doon. And sometimes I see this illness in the way people think. May sakit si nanay, itong anak na namamasukan sa Maynila pang ipapatawag para alagaan si nanay. E ito na ngang may na magtatrabaho sa Maynila ang nakakapagpadala ng pera. So yung kumikita ng pera, dapat hindi yan inaabala. Hayaan nyo siyang kumita at yung mga nakatiwangwang dyan, kayong magtrabaho, magbantay, maggawa niyan. Para yung naghahanap buhay, patuloy makapaghanap buhay. Kanya-kanya tayo ng kakayanan. Kanya-kanya dapat ng assignment. Ang nangyayari kasi sa Pilipinas, yung pinaka-responsableng anak, sa kanya nalang ipinapasan lahat. Hanggang siya igupo, mamatay, o magsawa, mag-abroad, at hindi magbigay ng number kung nasan siya, dahil talagang nagsawa na. Huwag nyo namang sobrang asahan yung naaasahan. Tapos lagi natin pinapalusot yung nagpapalusot. Because that is not God's justice. You should reward those who work and punish those who do not. Sabi nga sa New Testament, if anyone does not work, he should not eat. Talaga ang higpit ni Paul sa ganyang mga bagay. Pero dahil napakarami man talaga, abusero. If you cannot give money, then give other goods. Meron naman dyan, pupuntahan pa ng doktor sa bahay nila, doktor, wala po kaming kapera-pera, pasensya na kayo, talagang mahirap lang kami. Diba? Pero meron naman kayo doong mga prutas, pwede nyo ibigay. Meron naman kayo antik na kama, di ibigay nyo. At sa lagay, libre na lang, meron naman kayong pwedeng ibigay, ayaw nyo pa rin ibigay. So paglingkuran mo kami, pero yung amin, amin pa rin. You must always give value for value. You must never try to escape responsibility. Kung meron kayong pwedeng ibigay, ibigay nyo. Huwag kayong mang palibre.
Laging meron yan. Goods, service. Philemon 1:17, si Paul, nung merong isang runaway slave na naging Christian, pinabalik niya doon sa amo. Sabi ko, kilala kong amo mo. Sasabihin ko sa kanya, huwag ka na niyang idemanda, huwag ka na niyang parusahan, tanggapin ka na lang niya. Sabi niya sa 1:17, Philemon, so if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Value for value. Sabi ni Paul, ikaw, marami kang utang na loob sa akin, ha? Naging Kristiyano ka dahil sa akin. Nakakilala ka kay Kristo dahil sa akin. Laki utang na loob mo. Bueno, itong slave mo na tumakas, naging Kristiyan din, naglingkod sa akin, kinagigiliwan ko siya, pinababalik ko siya sa iyo, huwag mo na siyang singilin. Charge mo na lang sa akin. Kulang ka pa. So, value for value. Dapat ganun. So, Romans 15:26-27, for Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the saints in Jerusalem. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jew to share with them their material blessings. Nagkaroon po ng mga tagihirap sa Jerusalem, kung saan yung mga Hudyo ay nakatira, at kung saan mula sa mga Hudyo, si Jesus, ang Kristyanismo, ay nakarating sa mga Gentiles. So, nung umasenso yung mga Gentile churches, sabi nitong sumulat ng Romans, kayo, nakatanggap kayo ng spiritual blessing galing sa Israel. Anong marapat yung gawin? Hindi nyo sila pwedeng mabless spiritually. Sila nga ang nagbigay nun. Bigyan nyo sila ng pera. Magpadala kayo ng tulong. May pangangailangan sila ngayon, nahihirapan sila. Palitan nyo ng material blessing, yung spiritual blessing na nakuha nyo galing sa Israel. This is the essence of the verses. Sasabi, hindi pwedeng libre-libre kahit spiritual blessing. Palitan mo ng ibang blessing. Maganda, spiritual din. Ngayon, kung hindi mo kaya yon o kulang, gawin mo iba. Servisyo, o material, o gift. Dapat ganun, value for value. Di ba natin nakita? Pwede naman i-declare ng Diyos, o lahat ng tao, patawarin na lang lahat ng kasalanan, libre na lang kay lahat. No. That's not God's way. Jesus paid. May bayad. May bayad ang lahat. Walang libre. So dapat willing tayo na nagbabayad. Nakikitira ka sa kamag-anak mo, gumagastos ka ng kuryente, tubig, hilig-hilig mo pang mamlansya, number 3 ka pa mag-electric fan. Alam nyo, ang init ng mata ng mga tiyan nyo, nakikitira kayo, naka-electric fan pa kayo lagi, baka akala nyo, hindi niya kinukwenta yun. No? Pag nagluluto siya dapat, tatlo lang yung anak, 5 pirasong pork chop lang, inandong ka, naging 6. Bilang yun ng mga kamag-anak, kala nyo ba? So dapat naman, papalitan mo, naglilinis ka dyan, naguuhugas ka ng kotse, lalo't wala ka naman maibigay na pera, servisyo. Huwag yung tatamad-tamad ka, nanonood ka palagi ng TV, kinukwenta niya, ilang kuryente kaya nagagastos ito, panonood ng TV. Colored pa. Yung black and white nga ibigay nyo dito. Marami kasing tao, hindi na nila iniisip. Akala nila, ganun lang ang buhay. Always give. And when you have money, brothers and sisters, put it to good use. Make it talk. Because when money talks, people listen. So, kung may mga ape, make your money talk para sila ma-redeem. No? Pagka merong mga kawawa, make your money talk. Put it to good use. Because the best use of money is being spent. Na yun, nararamdaman ang kapangyarihan yan. At pag ginamit mo yun sa tama, sa maganda, it becomes a blessing. When you have things, give. When you don't have things, give other things. You can give time, you can give service. Pero alam nyo, sabi nga ng isang kababata ko, sabi niya, ang sarap ipakisama ang pera. Totoo nga naman, yung nakikisama ka, yung bunutan, parang bilis-bilis mong magbunot ng pitaka, hindi yung bayaran, talagang hindi mo mabunot-bunot, laging minauna na, yung parang kakainisan ka na niya, di ka naman isasama next time. Dapat ang bilis-bilis mong bumunot. Yan ang pinakamasarap ipakisama, pera. Hindi ang kunat-kunat mo. Pinapakilos mo yan. It oils the entire machinery. And it can do lots of good things and lots of wonders. Money opens doors. Money makes people smile. They give you the extra mile. So why don't you make it work? Especially if you have it. What do you give those who love you? What don't you give those who love you? Maganda siguro pag isip-isipan natin yan.
Meron ba tayong mga napapabayaan, nasuklian, mahalin? Kung hindi pera, service, attention, we always have something to give. And the least is time. Diyan tayo equal. Everybody has 24 hours a day. And time is one of the best gifts you could give to people. You cannot give it to everybody. You cannot give it every time. But we must be discerning when we must spend time with people because they need us. It's very important. Diyos namin sa langit, turuan niyo kami, Lord, maging sensitive. Na sa patuloy namin pag-aaral na yung salita, ang maging bunga nito, mas maging mabuti, mabait, mapagbigay, palabigay kami sa aming kapwa, lalo sa mga pinagkakautangan namin ng loob, lalo sa mga mabuti sa amin. Turuan mo rin kami, Lord, na maging mapagbigay kahit sa mga hindi naging mabuti sa amin, kahit sa mga hindi namin kakilala. Panginoon, turuan mo kami, Lord, na matransend namin yung selfishness, that we feel what people feel, at huwag namin panghinayangan yung ibibigay namin sa kanila dahil kaya lang naman kami meron, nauna na kayo, binigyan nyo na kami. Teach us not to be selfish, but to be generous. Because it is in generosity that we receive, it is in refreshing others that we get refreshed. Mag-isip-isip tayo mga kapatid, let's bow before the Lord. At nais kong hamunin ang bawat isa, baka meron kayo napapabayaan na mahal sa buhay o nagmamahal sa inyo, hindi natin nabibigyan ng pera, ng panahon, ng atensyon, ng pasalamat, isang paalala, sapagkat ito ang marapat gawin. Panginoon, sa pagbubulay-bulay naming lahat, ituro niyo kami mga pagkukulang kami. At nagpapasalamat din kami sa mga nagagawa naming tama, nagpapasalamat kami sa mga nagagawa namin na generosity, nagagawa naming kabutihan. Ituro mo, Lord, kung may pagkukulang pa kami. At nasa ganun, mabless ang mga taong nagmamahal sa amin, at kayo rin, Lord, matuwa. Let's spend some time before the Lord and ask Him to make us more sensitive, especially to people who need us.